Hi guys! Ayan. Hi guys! So ito, magre-react ako ngayon. May nag-tag kasi sa akin na isang content creator. Ito, pakinggan nyo ah. YS, yung mga ganitong klaseng eksena, pag nakabili ka doon ng worth 1,000 pesos ata, bibigyan ka nila ng 5 second free para umakot ka ng mga makeup kinemerit. Yung parang ganitong ginawa ni ate. Yung take ko naman dito sis ha, makeup yan, so I'm sure binili niyo yung mga yan kasi gusto niyo magmukhang maganda sa paningin niyo at sa paningin ng ibang tao. Huwag na tayo magplastika at huwag na tayo magpaka-impokritahan dito, diba? Ang sa akin, bago ka bumili ng makeup or bago ka bumili ng mga ganyang klase yung cosmetic na itatapal mo sa mukha mo, make sure na maganda yung cutis mo by itself. Kasi sis, kung hindi maganda yung cutis mo, puro burog-burog, napakadami mong acne, meron kang an-an, buni, or meron kang mga skin disease sa mukha mo, tingin mo ba kapag tinapalan mo yan ng kahit napakamamahal pa na makeup, kahit MAC pa yan, Estee Lauder, Dior, Chanel, or whatever, sis, wala pa rin yan. Hindi ka pa rin ganun kagandahan, ting. Medyo po kasi kilala nyo naman ako be na talagang umbisa pa lang marami na akong tigyawat, syempre yun yung reaction niya, yun yung opinion niya doon, no? So masakit kasi yung mga sinabi niya, lalo na ako na maraming tigyawat talaga na hindi naman alam ni Kuya, ni Uncle yung rason kung bakit ako tinitigyawat. Kung may tigyawat, kung bakit tinitigyawat ang isang babae. Di ba? Yung ang masakit kasi doon, kahit daw mag-makeup pa yan, hindi pa rin maganda. Wait. Ang swerte-swerte ng mga taong, ano, walang tigyawat, ganyan. O, nagtatrying hard maging maganda. Sa tulong ng makeup, nagiging maganda ako. Nabubus yung confidence ko doon. Pero, grabe naman yun. Alam guys, never pa akong bumili ng talagang mamahaling makeup. Majority ng mga makeups ko ngayon is bigay talaga kasi gusto ng mga makeup company na makita sa mga, alam mo yung mga matitigyawat. Ewan ko, sa mga makeup company siguro nagpapadala sila sa akin kasi syempre nagagawan ko ng paraan kahit ganito yung mukha ko. Kasi ang makeup naman hindi naman ibig sabihin na for, pag naka-makeup ka maganda ka na, hindi naman, nagbo-boost siya ng confidence. Alam mo yung para sa akin kasi ang makeup very therapeutic pag nagme-makeup ako. Very therapeutic at the same time nabo-boost yung confidence ko, gumaganda ako. 'Di ba? Kahit ibigay mo na lang sa aming mga babae yun, kasi kaming mga babae talaga, hindi naman namin ginusto na magkaroon ng tigyawat. Lahat! Diba? Tao lang naman kami, diba? Tao lang kami. Nireregla kami, pag nireregla kami, tinutubuan kami ng tigyawat. Diba? Nagkakaroon kami ng mga skin disease na sinasabi, ang sakit. Tsaka, itong mga tigyawat na to, tigyawat na to, nagdala sa akin sa ganitong posisyon ko. Kaya nagpapasalamat ako na, alam mo yun, kahit na masakit para sa akin yung magkatigyawat ako, may maganda naman siyang naibigay sa akin. Nakagawa ako ng makeup studio ko. Nabigyan ko, dahil sa tigyawat ko, nabigyan ko ng sasakyan yung mga magulang ko. Hanggang ngayon, dahil sa pagmi-makeup ko, dahil sa tigyawat ko, babayad ng kuryente, nagbabayad ng bigas namin, ulam, dahil doon sa pagmi-makeup kong ito. Kaya sana naman, huwag nyo naman maliitin yung mga taong matitigyawat. Nyo guys, kahit sanay na ako sa mga pambabasyo niyo, pambabasyo nila sa akin na, ang dami mong tigyawat, bakit dumami na naman tigyawat mo, burug-burug ka, ang pangit mo. Alam mo, kahit na sanayin ko yung sarili ko na okay lang naman, hindi ko naman sila kilala, makapagsalita sila sa akin, okay lang. Pero, alam mo, ang sakit-sakit pa rin. Alam mo, yung ang sakit na nga ng, literal na masakit na nga itong mga tigyawat na nagtubuan sa aming mga mukha. Pero, masakit din naman yung sabihin.
nasasaktan ako. Hindi lang para sa akin, pero para sa mga babae or sa lahat na nakakaranas ng bullying, ng pambabash dahil sa tigyawat. Alam mo yung dito na nga lang kami kumakapit. Sa makeup na kami kumakapit. Pero sinabi ba naman na kahit mag-makeup ka, hindi ka pa rin kagandahan? Diba? Oo naman, naniniwala naman ako kahit mag-makeup ka, hindi ka pa rin kagandahan. Kung ang ugali mo, hindi rin, diba? Hindi naman ganun kagandahan din. O di, mas lalong hindi ka maganda. Kaloka, nasaktan ako dun. Nasaktan talaga ako. Alam mo yung ayaw na ayaw ko sanang mag-react, pero wala be, parang feeling ko na kailangan ko magsalita para sa mga taong may tigyawat, tinitigyawat. Di ba, hindi ko naman ginusto to, hindi ko naman ginusto na magkaroon ako ng tigyawat. Kasi unang-una dyan, nasa jeans ko eh, nasa jeans ko. Pangalawa dyan, trabaho ko to, nagme-makeup ako. Eh, hindi ko naman din ginusto na nagbibigay sila sa akin ng makeup, di ba? Nagbibigay sila sa akin kasi gusto nilang ipapromote, gusto nilang ipatry sa akin na acne-prone skin. Di ba? Tsaka nagpapasalamat ako kasi may tumutulong sa akin, yung Pretty and Calm. Sila yung tumutulong sa mukha ko. Na nagpapahay eh, may mga tao na hindi ka maiintindihan, hindi mo rin sila maiintindihan kasi yun yung opinion nila. Ako, ito yung opinion ko, di ba? So ako, gusto ko lang naman sabihin na huwag naman sanang ganun. Ako nga na nakakaranas ng ganun. Sabi ko nga, immune na ako eh. Immune na ako, sa totoo lang, immune na talaga ako sa mga pambabash. Pero kahit papano naman, pinipilit kong lunukin yung mga ganong sinasabi nila sa akin na bakit ang dami mo na naman tigyawat, di ka naglilinis ng mukha. Girl, sa totoo niyan, meron akong nagpapaderma pa ako, pero hindi mo alam ang rason. Kasi unang-una dyan, nasa jeans ko, hormonal imbalance, kakagaling ko lang sa extreme diet, tapos bigla akong kumain, diba? Sabi ko nga sa inyo, ganun talaga pag nag-extreme diet ka, clean diet ka, maglalabasan yung mga tigyawat mo, tsaka hindi mo talaga alam yung rason kung bakit nagkaganon. Huwag na nating bigyan ng negativity yung mundo. Sabihin na lang natin na, diba, wag nang idama yung mga matitigyawat kasi syempre iba din naman yung nadadala ng salita, iba yung nasasabi, diba? Iba is maging thankful na lang tayo kung makinis tayo, matigyawat tayo kasi hindi natin alam ang pinagdadaanan ng tao, diba? Kaya napakahirap ngayong gumalaw-galaw kasi unting chururot mo lang may masasabi sila, unting gawa mo lang may masasabi sila. Idama yung ibang tao. Ayan, so ang hirap-hirap kasi yung ganyan na nandadamay tayo. Tsaka be, ang makeup, dun mo na ilalabas yung creativity mo, yung talent mo. Kung ang talent mo eh mangut siya, o di yun ang talent mo, okay lang kasi yun nga dun ka nga magaling, di ba? Kaya huy, dapat nga matuwa ka pa kasi may mga babae na nakakayanang mag-transform, kaya nilang baguhin yung sarili nila. Kaya nilang pagandahin yung sarili nila, o diba? Kaya, girls! Huwag naman po kayong ganyan.